Sa pagtatapos ng mga kadete ng PNP Academy ngayong araw, kabi-kabilang parangal ang tinanggap ng top 1 ng klase na si Jervis Allen Ramos. Nakatanggap din siya ng bahay at lupa. May ulat on the spot si Maris Umali. Maris! Rafi, huwag magpasilaw at magpaloko sa kapangyarihan at kasikatan dahil ang karangalan daw ang magiging tunay nilang tsapa para sa tagumpay. Ito ang isa sa mga paalala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagtapos na Sunset Club Class of 2019 sa Philippine National Police Academy ngayong umaga. President Rodrigo Roa Duterte. Pinaunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtatapos ng 201 kadete sa Philippine National Police Academy Sunset Club Class of 2019 ngayong umaga. Sabi ng Pangulo na way magsilbi raw na inspirasyon sa lahat ang kwento ng tagumpay ng kanilang top-notcher na si Police Inspector Jervis Allen Ramos. Mahirap lang at ulila na sa ama pero si Ramos ang nanguna sa Sunset Club Class of 2019. Tanging inang housewife daw ang nagtaguyod sa kanila. Pero sa kabila ng hirap ay napagtagumpayan niya ang pangarap na makapagtapos sa Philippine National Police Academy ngayong araw at nanguna pa sa klase. Si Ramos ang tumanggap ng Presidential Kampilan Award bilang top 1 ng klase. Siya rin ang tumanggap ng Chief PNP Kampilan Award, Best in Forensic Science at Best in Thesis. Ginawaran din siya ng bahay at lupa at bagong baril. Bago pumasok sa PNPA ay Criminology Top 3 Board Passer na si Ramos. Sa kanyang talumpati, inalay niya sa yumaong ama ang tagumpay na nakamit. Aniya, di raw sila panghihinaan ng loob sa kabila ng ilang mga sumisira sa imahe ng kanilang profesyon. Hinikayat din niya ang mga kaklase na huwag biguin ang taong bayan na nagtitiwala sa kanila at sinabing panatilihin ang siklab ng pagkakaisa at ningas ng hangarin at patuloy na manindigan sa katotohanan at katarungan. Babae naman ang pumangalawa sa klase na si Police Inspector Mary Finn Carisusa na tumanggap ng Vice Presidential Kampilan. Si Vice President Lenny Robredo ang nagawad ng parangal sa kanya. Tinanggap din niya ang Journalism Kampilan, Best in Public Safety at Best in Leadership Management. Dominado ng kababaihan ang top 10 ngayong taon kung saan 6 ang babae. 47 naman ang nagtapos na babaeng kadete. Mas mataas ito ng 23% kumpara nung nakaraang taon. Tamang-tama raw at natapat pa ito sa pagdiriwang na National Women's Month na may temang We Make Change Work for Women. Sa 201 kadeteng nagtapos sa PNPA Sunset Club o sandigan ng mamamayan na may sigasig na itaguyod ang kapayapaan at ipaglaban ng bayan, 138 ang sasali sa PNP, 41 sa BFP at 22 naman sa BJMP. Pati ang class goat o huli sa klase ay ginawaran ng kalibre 45 baril. Sa talumpati naman ng Pangulo, pinapurihan niya ang mga nasipagtapos na natapat pa sa 150th anibersaryo ng kapanganakan ni Emilio Aguinaldo. Ngayong napagtagumpayan na raw nila ang 4 edukasyon, ay dapat naman daw nilang isaisip na simula pa lang ito ng mas matitinding mga responsibilidad. Dapat daw nilang dalhin ang integridad, katapatan at pagkamakabayan saan man sila mapunta. Lalo't sila na raw ang mga dagdag na makakatuwang ng pamahalaan sa pagsugpo sa iligal na droga, terorismo at korupsyon. Siniguro ng Pangulo na patuloy na susuportahan ng PNP, BFP at BJMP sa pamamagitan ng patuloy na modernization program. Ipinaalala niya na ang pangunahing layon daw nila ay magsilbi at protektahan ang taong bayan at bansa. Hinimok din niya ang mga nagsipagtapos na maging pinakamabuting bersyon ng kanilang mga sarili. Rafi, ang bawat pinuno ng PNP, BJMP at BFP ang nanguna sa kanilang Oath of Office at pagkatapos ay nanumpa na rin sila bilang mga pinakabagong alumni ng PNPA. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Silang Cavite. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Maris Umali.